nga may misyon. Good day! Ako nga po pala si Father James B. Abella. Ako po ang bagong direktor ng Social Action Commission ng Diocese of Borongan. Bagong-bago po in the sense na 3 buwan pa lang po ako sa aking opisina, kaya medyo nangangapa pa po ako sa mga gawain at mga advokasya ng opisina. 3 buwan pa lang po ako sa Social Action Director. Pero Bago po ako maging direktor, ay 3 taon po ako na parish priest sa isang munting isla ng Manicani. Ang isla ng Manicani ay isa sa maraming biktima ng irresponsabling pagmimina sa maraming dako ng isla ng Samar. Kung tutuusin, maraming lugar sa isla ng Samar ang naging biktima ng pagmimina, kagaya ng mga kabayanan ng Bagakay, Hernani, General MacArthur, Llorente, Salcedo, ay dumanas din ng mga di kaaya-ayang epekto ng pagmimina sa kanilang mga lugar. Sa aking pamamalagi sa isla ng Manicani, ng 3 taon, ay nakita mismo ng aking mga mata ang epekto ng pagmimina. Mula sa pagkasira ng mga relasyon, ng mga magkakaibigan at ng mga magkakapamilya, hanggang sa pagkonte mula sa dating mayamang tubig sa isla. Dumako naman po tayo sa isla ng Humunhon, nakatabi lang po ng isla ng Manicani. Ang isla ng Humunhon ay may laking 10,520 hectares. Ang Humunhon ay singlaki ng Macau. Ang isla ay may 8 nasasakupang barangay, ang Kasuguran, Kagusuan, Pagbabangnan, Kulasi, Kanawayon, Inapulangan, Bitaugan, at Habag. Ang isla ng Humunhon ay isang historical island dahil dito unang dumaong ang mga misyonerong Espanyol sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Isang isla na mayaman sa iba't ibang mineral at magagandang tanawin. Sabi pa nga po ni Antonio Pigafetta, ang chronicler ng grupo, sabi niya, ang isla ng Humunhon ay watering place for good signs. In fact, ang isla ay kilalang Kalamansi Capital ng Eastern Samar. Kaya nga po nakakabahala at nakakaalarma ang mga nangyayaring pagmimina sa isla ngayon. Sa ngayon, mayroong 3 mining companies na nag-ooperate sa isla. Sa 3 mining companies na ito, 2 ang may MPSA. Ibig sabihin ng MPSA, Mineral Production Sharing Agreement. At ang isa naman ay mayroong Special Mining Permit. Una, ang Cambayas Mining Corporation na may MPSA. Ang MPSA nila ay effective from October 2009 until October 2034. At may lawak na 3,516.215 hectares ang kanilang minimina sa 4 na barangay ng Kasuguran, Kagusuan, Kulasi at Pagbabangnan. Kumuha sila ng 2 kumpanya at binigyan nila ng deed of assignment, ang Chromite King at ang Nickel Ace. Ang Chromite King naman ay kumuha ng operator na Take Iron
Resources Incorporated. At ang Nickel Ace naman ay kumuha ng dalawang operators na Verum Terra at Global MinMet. Pangalawa, ang Emer Mineral Resources na may special permit to operate. Ang lawak ng kanilang minimina ay 279.1378 hectares sa mga barangays ng Kasuguran at Kanawayon. Pangatlo, ang Mount Sinai Exploration and Development Corp na ang approved MPSA permit nila ay from February 2011 until February 2036. At may lawak na 510.16 hectares sa mga barangays ng Kanawayon at Kulasi. Technically po, 5 out of 8 barangays ay mayroong pagmimina. 5 out of 8 barangays. At kung i-add natin ang total hectares of land na minimina, ang Cambayas mayroong 3,516.215 hectares. Ang Emer mayroong 279.1378 hectares. Ang Mount Sinai mayroong 510.16 hectares. Ang total po nito ay 4,305.5128 hectares. Kung ang isla ay may lawak na 10,520 hectares at ang minimina ay 4,305.5128 hectares, ibig sabihin halos kalahati ng isla ay minimina. Halos kalahati ng isla at minimina. And take note, raw materials, dinadala lahat ng lupa doon sa ibang lugar para iproseso. Sa punto pong ito, pakinggan natin ang tatlong tao na magpapatotoo sa epekto ng mina sa isla ng Homonhon. So marami ang masamang epekto sa mina din sa Eastern Samar. Una is division sa community. Yan po ang mahirap i-heal ng mga negative effects sa mina sa Eastern Samar. Kaduha, ang alawa is apektado ang source of water sa mga tao, especially sa isla sa Homonhon and Manikani. Ikatulo is naging acidic ang lupa na pinagkunan lang ng minerals, which is impossible for the farmers to plant that area, kaya acidic naman, so wala na silang lugar mapagtamnan. Ikaapat is affected ang vegetation, so wala na yung malaking kahoy kaya sinunog nila. Ikalima is yung marine life apektado, kaya mga fishermen humihina po ang ilang kita pagkat apektado po ang marine life mula na pong isda sa karagatan. Masamang epekto po sa mina. Kaya sana itigil ang lahat ng mina sa Eastern Samar. Itigil ang mina mining operation sa Island of Homonhon. Na sana hindi rin ma-renew ang mining permit sa company na nag-apply dito sa isla sa Manikani. Maganda nga lang po sa inyong lahat. Ako po si Father Jonathan K. Padding, yung paroko po dito sa St. John the Baptist Parish, Historical Island of Homonhon. Nagarito rin po ako sa isla. Nanayahan po ako ni Father James na magbigay ng maikling mensahe patungkol po sa epekto ng mina at pagmimina sa kabuhayan ng mga tao dito sa isla. Matagal na po ako naninirahan dito. Hindi ko po nakikita yung relevant improvement ng mga taong nagtatrabaho sa mina at magandang epekto po ng mina sa environment at sa pangkabuhayan ng mga naninirahan dito. Mas malaki po yung pinsala na naidudulot kisa sa benepisyo. In fact, yung mga benepisyado po ng mga tao,
kadalasan po hindi mga taga rito. Kadalas nga po mga anin siya ng gobyerno. Ako po ay parang nag-worry dahil konti-unting apektado rin po yung moral ng mga tao. Yung moralidad ng mga naningarahan dito. Sociological problems din po meron. Ibig ko pong sabihin, nalalaman ko na lang po na ngayon kahit yung mga farmers noon hindi na nagtatanim para may pang-anihin sa pang kinabukasan na pamumuhay nila. Kundi nagtatanim para pagdating ng panahon na ma-survey yung mga farms nila, may maibibinta silang mga tanim sa mga kumpanya ng mga. Nababahala pa ako sa konting-unting pagtapak sa dignidad at moralidad ng mga ordinaryong tao dito. Liban lang po sa environmental degradation at destruction na nailululot na po ng mga kumpanya ng mina dito. Sa ano, pero hindi naman as in talaga na nakakatulong kasi sa destruction mas malala yung na, ano nila ang gagawang destruction. Yung pollution din kasi yung iba doon na barangay malapit lang sa pinagmiminahan na gano'n sila na nagkakasakit daw yung mga bata yung dahil sa alikabok tapos yung mga tanim doon nila sisira. Kung saan naman sa dagat yung pag umuulan sa dagat talagang punta ng ano nila yung kumbaga yung tubig na ano, na magiging pula. Tapos, nakakatulong din siya, pero yun lang sa nagtatrabaho. Pero sa hindi nagtatrabaho, malaki talaga ang kasiraan. Kasi mostly doon sa amin, yung kinabubuhay is yung nag-ano talaga ng ano, yung nag-uuma. Yun yung ano nila, kasi nasisira talaga tsaka yung alikabok talaga yung ano yung nakakaano doon. Tapos pati hindi lang alikabok pati yung tubig na ano din napuntuhan. Lalo na pag dumadating yung ano yung tag-araw yung ibang barangay na wala talaga ng tubig. Si yung ano nasira na talaga yung bundok. Kasi naman yung tubig doon galing talaga sa bundok. Yun yung ano doon sa amin. Maraming salamat, Bishop Bai, Father Jonathan, at Ate Evelyn. Si Bishop Bai po ay 14 years ng obispo ng Diocese of Burongan. Kasama namin siya sa mga pakikibaka kontra sa irresponsabling pagmimina sa isla ng Samar. Si Father Jonathan naman po, siya ang parish priest ngayon at siya din po ay anak ng Humunhon. Doon siya ipinanganak. Doon siya lumaki at alam niya ang Humunhon noon at ngayon. At kay Ate Evelyn naman, maraming salamat din. Siya po ay isang nanay at siya rin po ay opisyal ng isang barangay sa Humunhon. Nung bagong pari po ako ng Manikani, may isang taong nagtanong sa akin. Sabi niya, Father, kung ayaw niyo sa mina, ano kaya ang kaya niyong ibigay kagaya ng ibinibigay ng mining company sa amin? Ano ang kaya niyong ibigay kagaya ng ibinibigay ng mining company sa amin? Nung una napatahimik ako sa kanyang tanong. Una kasi wala akong maibibigay na pera sa kanila. Pero mas naawa po ako sa mga taong kagaya niya mag-isip. Kasi kung sarili lang natin ang ating iisipin, ano na lang ang patutunguhan natin? Ano ang kinabukasan na nag-aantay sa atin? Si Pope Francis sa kanyang encyclical letter na Laudato Si, tinatanong niya tayo, what kind of world do we want to leave to those who come after us? Anong klase ng mundo ang gusto nating iwanan sa susunod na henerasyon? Kaya po, my fellow educators, my fellow teachers, mga magulang,
ang aking hamon po para sa ating lahat. Let us educate our students well. Let us educate our sons and daughters well. Let us equip them with the right knowledge so that they can make good and moral choices in their lives. Pangalawa, let us form their consciences well. Formahin natin ang kanilang mga konsensya ng maayos. Konsensya na may moral na obligasyon, hindi lang sa sarili, kundi pati sa komunidad at sa kalikasan. Kaya po, sa darating na eleksyon, let us choose good leaders. Pumili po tayo ng leaders na may paninindigan, leaders na hindi nabibili ng salapi, leaders na may pagmamahal sa kalikasan, at higit sa lahat, leaders na may takot sa Diyos. Maraming salamat po at God bless us all.